Dahil wala na nga tayong sasakyan ngayon, makikisakay naman tayo ngayon kay Mami. Pupunta nga kami ngayon sa Drumheller kasama yung kanyang mga tiyahin na nagbabakasyon dito sa Canada. Yung tita niya na taga Toronto at yung tita niya taga Pittsburgh, USA. First time nga nilang pupunta dito sa Drumheller kaya excited silang dalawa. Kaya sinamahan namin sila ni Mami para ma-explore nila ang Alberta. Kaya kasama kayo mga ka-Berks, explore natin ang Alberta. Dati gumawa na ako ng ganitong video, kaya lang pinatanggal ni alam nyo na kung sino dahil sa copyright. So ngayon, gumawa ulit tayo ng bagong video. Hindi na natin lalagyan ng background music at baka ma-copyright na naman. So dyan lang kayo at manood kayo para ma-explore natin ang Drumheller dito sa Alberta, Canada. Finally, nakarating na rin kami ng Drumheller after ng biyahe namin ng 1.5 hours from Calgary. Maa-amaze ka talaga sa ganda ng lugar mga ka-Berks. Para ka talagang nasa ibang mundo. Wow! At dito rin pala matatagpuan ang pinakamataas na dinosaur na gawa ng tao. At yan ay may 106 steps papunta sa bunganga niya. At pag narating mo na yung pinakatuktok doon sa bunganga niya, makikita mo talaga yung buong Drumheller. At talaga ma-amaze ka sa lugar dahil nagkalat yung mga dinosaurs replica dito sa lugar. At yan ay 25 meters tall. Kita nyo naman, yung paa pa lang, yung kanyang kuko pa lang kung gano'n nakalaki mga ka-Berks, di ba? Meron siyang dambuhalang kuko. So ang ginawa natin, pumasok tayo sa loob at nakita nga natin na meron sila ditong gift shop para sa mga souvenirs kung pupunta ka rito. Medyo pricey ng konti, pero gano'n naman talaga pag souvenirs, lalo na pag nandito ka sa lugar na isang sikat, di ba? Mga necklace at kung ano-ano pa. Marami kayong pwedeng pagpilian dito at pwede nyo talagang maiuwi. Mga ano nyo, anik-anik nyo, no? Na pwede nyo pang display, pwede nyo isuot. At talagang papunta doon mismo sa museum, talagang hindi ko talaga maiwasan na kuhanan ng video tong lugar na ito. Gustong-gusto ko talaga na i-share to sa inyo para parang nandito na rin kayo, parang nakapunta na rin kayo ng Drumheller dito sa Canada. So sa madaling salita, narating na nga natin tong Royal Tyrrell Museum. Last year nagpunta kami dito ni Angelo, punong-puno talaga ng tao ang haba ng pila. But this year, dahil hindi pa summer, wala pang pila, walang tao. Dapat ganitong buwan kayo pupunta dito para hindi crowded. At ngayon nga, ang buwan ay April na pumunta kami dito. At dahil kukunti nga lang ang tao ngayon, siguradong komportable kayo na ma-explore. Hindi lang yung lugar, kundi yung mga dinosaurs na nandito sa loob. So ito yung itsura niya sa loob, pasok tayo. Saka kukuha ko nga ng video, nauna na sila, saka nauna na rin si Mami. At sinabi nga ni Mami sa akin na ang binayaran niyang entrance per head or per person, ang entrance fee sa adults ay $21, tapos yung mga kabataan is $10, at yung 6 years old below, libre daw po. Pagpasok mo dito sa lugar na to mga ka-Berks, madilim sa loob, tapos yung mga liwanag lang ng ilaw talaga nakafocus doon sa mga buto ng mga dinosaurs. At ang dami nga pala mga paleontologists dito. Ano ba yon? Sila yung mga nag-study ng mga dinosaurs, yung mga buto-buto nila. At ang dami rin talaga iba-ibang klase ng mga fossils dito. Hindi lang dinosaurs, fish, meron pang kung ano-ano, iba't ibang klase talagang mamamangha ka. Meron ngang mamot dito, sobrang laking mamot. At iba't ibang klase pa ng mga fossils na nakita nila mismo dito sa Alberta mga ka-Berks. Kaya talagang itong Alberta napakayaman sa mga fossils. Kaya naisipan nila at nagkaisa sila na magtayo ng museum para dito sa Alberta. Dahil nga nandito mismo makikita at makukuha yung mga buto at yung mga fossils na mga iba't ibang hayop na namuhay noong unang panahon pa ni Chris Cusinero. Sana kung isa kayong guro, isa kayong teacher dyan sa Pilipinas, sana ma-share nyo sa mga kabataan itong ating video para mamulat sila, no? Para ma-inform sila na may mga ganitong klase ng mga dinosaurs, ng mga buto ng dinosaurs dito sa Calgary, dito mismo sa Alberta. At malay mo, dumating ang panahon na talagang magpunta kayo dito para mag-tour, para makita nyo mismo kung ano yung mga talagang kamangha-mangha at saka totoo at talagang original na mga na-discover na buto ng mga dinosaurs. Kaya nga napakadaming mga iba't ibang klaseng dinosaurs na na-discover ng mga paleontologists dito, no? Yung mga dinosaurs na yan, hindi nakasalamin yan. Hindi yan nakabakod ng kung ano-ano. Talagang dyan lang sa ibaba para mabasa mo kung ano yung mga nakasulat dyan. Tapos kung anong klase silang dinosaurs, kung ilang million years na silang nabubuhay noon at kung gaano sila kalaki, ano mga kinakain nila, yun yung mga
makikita mo mga description ng bawat dinosaurs na nandito, no? Pwede mo silang tingnan, pwede mo silang kuhanan ng video, kuhanan ng picture, pero wag na wag mo silang hawakan, bawal hawakan yung mga yan. Pero talagang open na open sila para sa lahat. Siguro para makuhanan nyo ng closer saka ng detailed talaga ang bawat isang mga dinosaur na nakadisplay dito, no? Tapos pag nandito ka nga sa loob, madilim, nakafocus lang yung mga ilaw dito sa mga dinosaur, tapos may mga sounds kang maririnig, mahihinang sounds kung pakikinggan mo yung mga tunog dito, parang talagang nandoon ka sa Year of the Dinosaurs. Talagang nakaka-excite. Maski na ako, si Chris Cusinero, matanda na si Chris Cusinero, pero every time na pupunta ako dito sa museum na to, nakikita ko itong mga dinosaurs na to, feeling ko talaga bumabalik na naman ako sa pagkabata. Yung excitement na nararamdaman, ganun ang nararamdaman ko. Talaga sabi ko, grabe no, nabuhay itong mga dinosaurs noong panahon na unang-unang panahon pa. So sabi ko, paano kaya nag-meet ang isang dinosaur saka isang tao, no? Lumalabas pa kaya yung mga tao sa kuweba noon pag kami mga dinosaurs? Or yung mga dinosaurs ba, kumakain ba ng tao? Or yung mga tao ba, nag-hunt ba ng mga dinosaurs noong mga panahon na yon? Kaya kung may kilala kayong mga teachers at mga professors dyan, i-share natin tong video natin. Magbigay tayo ng idea na mapanood dito ng mga kabataan para malaman nila, ma-inform sila na ganito kaganda, na merong mga ganitong klase talaga ng buto dito sa Canada. Mga original na buto ng dinosaurs. Tapos dito naman tayo ngayon sa pinakamaliit na simbahan o church dito sa Alberta. Ang pinakamaliit na simbahan sa buong mundo, matatagpuan din dito sa Canada. Tingin ko nandoon yata yun sa may Ontario part. Pero sa Alberta, ito ang pinakamaliit na simbahan. So pwede umupo dito ang anim na katao, no, sa loob. Isang pari at saka anim na tao ang pwedeng pumasok dito at maupo. Itsura ko nga dito para akong higante, mga ka-bricks. Tingnan nyo naman itsura ko. Parang ako palang ang laki-laki ko na dito sa simbahan, hindi na ako magkasya dito. Talagang napaka-solemn dito sa loob. Pwede kang mag-pray, pwede kang mag-wish dito. Kung ano may mga gusto mong sabihin, pwede kang magdasal dito sa loob ng simbahan. At yung mga windows nila, may mga ganitong klase rin sila. Mosaic na window, no? Akalain mo, no? Napakaliit lang na simbahan, pero kahit pa paano, meron pa rin sila mga mosaic na style dito sa kanilang mga windows. Napakaliit lang talaga. Mga ka-Berks, maganda araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Drum Heller. Kasama natin si Tito Mango saka yung mga tita niya na nagbabakasyon galing ng Toronto at saka ng Pittsburgh, USA. Ayos! Dito naman tayo ngayon sa pinagmamalaki ng drum heller na Hoodoos. Ano ba tong Hoodoos na to? Ito yung mga rock formation dito na talagang panahon pa ng ni Chris Cusinero. Ganun nakatanda talaga. Ganun nakatanda itong lugar na ito. At talagang mabibighani ka kung gaano kaganda yung mga formation of rocks na hindi ko alam kung ito ay made of clay before or mud. Pero ang tigas nila, mga ka-Berks, at saka ang ganda nilang tignan. Hindi ko alam kung paano sila nabuo ng ganito, no? At sabi nila, pwede ka daw umakyat at pwede mong i-explore tong lugar. Kaya inakyat natin, in-explore natin tong lugar na to kahit na may hawak tayong camera. Pinilit ko talaga na umakyat, mga ka-Berks. At naka-short nga lang ako. At saka medyo malabing nga ngayon. Pero sabi ko nga, gusto kong ipakita sa aking mga kababayan sa Pilipinas kung anong meron dito sa drum heller. Kung ano ba talaga ang itsura ng isang Hoodoo or isang Hoodoos. Kasi nga marami. So ito nga, kung makikita nyo, mayroong mga butas dito, no, na parang dinaanan talaga ng tubig kaya nag-curve yung mga Hoodoos na yan. Pero akitin natin yan sa taas at ipapakita ko talaga sa inyo. Maski itong mga bato na ganito kalalaki, oh, sabi ko, wow, napakaganda, no, parang kinuha na nila ng sample, parang biyak na yung pinakagitna. Akala siguro nila ginto. Anyway, paakyatin natin yan. Sige, akyatin natin. Gagapangin ko yan, paakyat, para lang ma-share ko sa inyong lahat, mga ka-Berks. Talagang dito tayo dadaan sa stiff na lugar. Kita nyo itsura ko. Hindi talaga ako makaakyat, mga ka-Berks. Ginapang ko talaga to. Talagang sabi ko, mukhang ma-exercise yata ako ngayong araw na to. Para akong talangka, parang alimango ako na gumagapang dito. Pero mga ka-Berks, kita nyo naman,
Ang ganda ng lugar, di ba? Kahit na pagapang tayo umakyat dyan, okay lang yan. Okay lang kay Chris Cusinero yan. Ang importante, maipakita ko sa inyo lahat yan. Ang ganda ng Hudus. Paulit-ulit, no? Siyempre, pinaghirapan ko yan. Saka, yung tawag dito, pinagpawisan ko yun, makaakyat dito sa taas, no? Para maipakita sa inyo tong ganda ng lugar na to. Kaya sana, yung mga ka-berks natin dyan, ma-appreciate nyo yung mga pinapakita natin mga videos, yung mga in-explore natin mga tanawin dito sa Canada. Kasi gusto ko talaga na ma-inform kayong lahat na mayroon pala mga ganitong klase ng lugar dito sa ibang bansa na yung wala sa Pilipinas. Ewan ko, meron bang mga dinosaurs na skeleton sa Pilipinas o mga Hudus na kagaya nito? Makicomment kayo dyan para alam ko kasi wala rin ako idea kung meron o wala. O paano mga ka-berks? At talagang salamat sa panonood nyo. Kung nakarating kayo dito sa dulo, maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta talaga. Mahal na mahal ko kayong lahat. At tong ganda ng lugar na to, talagang maiinganyo ka talaga na panoorin tong video na to pagka mahilig ka sa mga ganitong klase ng mga nature, mga exploration. So paano po, Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Signing off na po at bababa naman tayo ngayon. Paano ba ako bababa ngayon dito? San ba ako kakapit? Wala akong makakapitan pababa. Bahala na. Maraming salamat po. Bye-bye! Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang dyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya. Bilang chef sa tagal na trabaho, pangarap na abot sa Canada na patungo. At di nagpatalo sa hamon ng buhay, para sa pangarap at nabigyan ng kulay. Walang imposible pagkaya mo, kapag kinilusan makukuha mo. Chris Cusinero ang kasama nyo, saan mang sulok ng mundo ay isasama kayo. Sa mga video ay sumunod kayo, ang araw-araw niya na buhay makikita nyo. Sa mga adventure sumunod ka lang, at sa pagluto ikaw ay matatakam. Kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks, tara na! Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama.